12 ng Setyembre, Huwebes, ng 23 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo. Ipagdasal ang tumatrato sa inyo ng masama. Kaya gawin niyo sa mga tao ang gusto niyong gawin nila sa inyo. Kung minamahal niyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa niyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Sa halip ay mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpautang na walang inaasahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo ng malaki at magiging mga anak ng kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang utang na loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag niyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos nila sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mahalin niyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Hindi madali ang hinihingi ni Jesus sa atin, sapagkat ang totoo, hindi naman talaga madaling magmahal sa mga taong nagdudulot sa atin ang mga hinanakit sa buhay. Matiwasay na sana ang lahat, pero may mga taong bigla na lang darating sa ating buhay at bibigyan tayo ng sama ng loob. May mga tao rin na ginagawan mo naman ng mabuti pero sa halip na kabutihan din ang iganti ay bibigyan ka pa ng sakit ng ulo at dahil dito'y nagiging magkaaway kayo. Magkagayunman, malinaw at hindi paligoy-ligoy ang mga salita sa atin ni Jesus. Hinihingi ng tunay na pag-ibig ang pagmamahal maging sa mga taong ang tingin sa atin ay kaaway. Kaugnay ng pag-ibig na ito ang paggawa ng kabutihan sa mga taong katulad nila na ang tanging layunin ay ang akayin sila sa kabutihan patungo sa Diyos. Hindi masusugpo ang galit kung galit din ang ating igaganti. Kung ang apoy ay pinapawi ng tubig, ang puot ay maaaring magamot sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpapatawad, at pagmamahal. Pagsasagawa, sino-sino ang mga taong itinuturing mong kaaway o kaya naman ay kaaway ang tingin sa iyo? Paano man ay sasakatuparan ang tinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo tungkol sa pagmamahal at paggawa ng mabuti maging sa kaaway?